Hi guys, welcome to my YouTube channel, Aida Umayan Vlogs. And today's video guys, magluluto tayo ngayon ng pinakbit. So yung mga ingredients na makikita nyo mamaya is from Lily Marketplace. Doon ko binili yun. Pero hindi talaga siya kompleto guys, kasi alam mo naman, iba talaga pag nasa Pilipinas tayo. But recently I was craving for some pinakbit. Tapos yung mga friends ko, kami kanina, nag-lunch, nag-brunch kami sa at my cape place, ganun, I don't know. Pero napakasarap ng pagkain nila doon. Guys, grabe yung mga Filipino foods nila, napakasarap. Mag-o-order sana ako ng pinakbit, but I was thinking na mamamalingkay pala ako. So, ako na yung gagawa ng pinakbit. Napaka-simple lang talaga ng pinakbit ko, guys. Few ingredients lang to. Kasi, like what I said, hindi sila kompleto dito. But it's better, you know, kompleto kaysa hindi, kaysa wala talaga, diba? So, ipapakita ko sa inyo, guys, yung mga ingredients na piniprepare ko sa napaka-simple na pinakbit na ito. So, ito yung mga sangkap, kalabasa, tapos ito, talong, cabbage pa lang pangalan nito guys, batong, tsaka bawang, tsaka yung baboy. Yung baboy pinakuluan ko na. Ito yung one of the tips paano magluluto ng pinakbit na may baboy. Kailangan pakuluan mo muna para you're not taking too long maghihintay kung na siya malalambot na ba. Tapos yung walang kamatayang silver swan guys. So ito yung mga ingredients na sa pinakbit ko. Napaka-simple lang talaga. So huwag niyo akong i-judge ha, kasi napaka-simple lang talaga ng recipe na ito. Tsaka nag-cut na rin ako ng nag-chop pala ako ng onions. Yun lang, wala akong garlic guys. So yan lang. Huwag niyo akong i-judge kasi ako lang naman yung kakain ito. Yung asawa ko ayaw naman niya ng mga ganito-ganito. So, ready na ako, guys. I-on ko lang yung apoy. So, shout out pala kay Lalay. Si Lalay nagbigay ng ng lulutuan ko. So, galing to sa kanya, guys. I like it so much. So, thank you. Thank you, Day Lalay. Okay, so, lalagyan na natin ng mantika. So, nagpapainit ako ng mantika, guys. Well, nagpapainit ako, guys. So, I just wanna say thank you to my friend Lalay for giving me this beautiful kaha. I don't know. So, in English, kaha. Basta kaha. So, anyway, katong ni-ato ko sila. I told her that gustong-gusto. I like that. And she said, okay, I'm gonna give it to you. Like, yeah. Like, that on the spot. But when I saw her after that, she forget it. But the next day when I see her, so she already put it in her car on the evening so that hindi talaga niya makalimutan. So, thank you, Lai, so much for everything. Okay, so let's go for our first ingredients. Ito yung karning baboy. Like what I said, pinakuluan ko na para hindi ka maghintay ng pinakamatagal tapos gutom na gutom ka na. So, this is the tips, guys. Lagay na natin. Woo! May tubig pala, guys. Yan lang. Tapos, haluin mo lang siya until maluto. Gusto ko talaga yung golden brown. So, yan lang. Tapos, ipo-close ko. Babalikan ko mamaya. So, pumuputok-putok na siya. Okay, so buksan na natin, guys. Okay, so brown na siya. So, isusunod ko na yung next ingredients dito, which is yung kalabasa natin. Dinamihan ko na kasi mahilig talaga ako sa kalabasa. Mix mo lang siya. After mga 5 minutes, isusunod ko na rin yung batong. Kasi matagal kasi itong malata. So, ayan lang. So, after mga 5 minutes, isusunod ko na yung batong natin. Okay, buksan na natin. Okay, next ingredients naman tayo, guys. Yung ating batong. Ano ba ang batong sa Tagalog? Uy, ano pala ang batong sa Tagalog? In the same process,
I-mix lang natin siya. Lulutuin ko siya ng mga another 5 minutes, tapos isusunod natin yung ating talong. Yeah. Okay, tatakpan muna natin at ulit. So after 5 minutes, guys, ito na siya. So isusunod natin yung next ingredients natin, which is ang ating talong. Dinamihan ko na talaga yung vegetable kasi I like vegetable. Ito na yung pagkain ko 1 week sa work. So the same process, guys, imi-mix ko ito lahat. This time, lalagyan na natin siya ng tubig para may sabaw tayo. Tapos, pakuluin ko lang ng konti. Lalagyan ko na rin siya ng patis. Okay, lalagyan na natin na ng patis. Tapos, maglalagay din ako ng pork bouillon. Kung ano yung meat na imi-mix nyo sa vegetable nyo, kailangan yung pampalasa ng Nor Cubes, eh, ganun din yung flavor nun. So, I have my pork meat, which is my yung karne na ginagamit ko ngayon. Kaya pork nerves din yung gagamitin ko, na bulol na ako. Sige na. Guys, may nakalimutan talaga akong napaka-importante ingredient sa ano ko, sa pinakbit ko, guys. Guess kung ano 'yun. Ito. Ang bawang. Nakalimutan ko talaga yung onions, guys. So it's not too late. I-add ko na lang. I-add ko na lang, guys. Oh, di pa naman huli ang lahat. Iba talaga pag professional na professional tayo magluto, guys. Kalimutan natin yung bawang. Yung pinaka-importante na kalimutan. But anyway, imi-mix ko rin siya. Guys, hindi pala yun bawang. Wala kaming bawang. So, sibuyas pala yun. So, pasensya na po kayo. Ang galing ko kasi mag-Tagalog, eh. So, pasensya na po. So, guys, mag-a-add din ako ng optional na ingredients. Gusto ko kasi maanghang. So, maglalagay ako ng pickled chili. So, yan. Yan lang. Tama na yan. Tapos, i-mix. So, this time, ihalo ko na yung last ingredients natin. So, optional lang din po ito. So, but I like cabbage. So, sinali ko na rin. So, guys, ito na yung finished product natin ng ating pinakbit. So, luto na siya. Pwede na itong i-serve. So, hindi ako nagre-rice ngayon. So, ito lang yung kakainin ko, guys. Hindi ako nagda-diet, ha. Kain kasi ako nagkain ng rice lately. So, ito na lang yung kakainin ko, vegetable healthy pa. Tignan nyo, guys. Close up tayo, ha. Close up look ng ating pinakbit. Ito na siya. Ito na yung pinakbit natin, guys. Itatry natin yung pinakbit kung masarap pa siya. So, itatry ko na. Napakasarap, guys. I love my own, kaya napakasarap. Anyway, thank you so much for watching this video. If you like this video and you also want to cook pinakbit and you don't know what ingredients, the simplest ingredients that you can find in the grocery store, you can just take a note with the ingredients that I used today and you can make pinakbit tomorrow and just follow the simple step that I show you guys while I'm making this simple pinakbit. Anyway, thank you so much for watching and don't forget to like, comment, subscribe, and I'll see you guys in the next vlog. Bye, guys.